For some reason, mga Pilipino prone sa low potassium. Papakita natin yung mga sintomas nito, pati yung gamutan. Bukod sa pagkain, papakita ko na rin anong tableta binibigay, anong supplement binibigay. Total, yung mga ibang gamot naman ay prescription medicine. Hindi nyo naman mabibili yan kahit pumunta kayo sa drugstore. Pero at least may idea na kayo ano yung nire-reseta ng doktor, para kasi nga delikado to eh. Delikado siya. Baka biglang makita nyo sa blood test low potassium eh. Dapat alam nyo na. May idea kayo kung ano nang gagawin. Kaya nga hindi binabaliwala itong mga sintomas. Yan, no? Ang potassium kasi natin, kailangan niya ng katawan para sa muscle. Okay, muscle yan eh. So, pag bumaba ang potassium, magka-cramps. Hindi lang magka-cramps ha, mapaparalyze siya. Mapaparalyze to. Pati tiyan, mapaparalyze. Pati puso, magloloko. Actually, pwede nga tumigil ang puso. Yan ang pinakadelikado sa low potassium. Magloloko yung heartbeat, pwede tumigil ang puso. Anong dahilan bakit maraming low potassium sa Pilipinas? Diba? Anong cause ba natin? Mainly sa tingin ko, number one, mainit sa atin. Kahit di mo napapansin, pawis ka ng pawis. Eh. Sa pawis, bumabagsak ang potassium. Yung iba, nagsusuka, nagtatae. Kung nagtatae, so mainly sa akin yung pawis, nakababa ng potassium. At baka genetic, may lahi din tayo na nakakababa ng potassium. Bukod dito, tingin ko pa sa Pilipinas, mahina tayo kumain ng prutas. Prutas kasi potassium, eh. Diba? Mahal ang prutas eh. So, mahina sa prutas, mahina sa gulay, kanin lang, konting ulam, halos walang potassium yun. So, lahat yan, kulang sa prutas, kulang sa gulay, pinapawisan pa, genetic pa, prone sa low potassium, kaya maraming na-admit, meron din namamatay sa low potassium. Nung nagte-training ako sa internal medicine, pati cardiology, lagi ko chine-check potassium. Hindi pwede hindi ma-check yan ng resident kasi oras na dyan magkakamali na naiwan mo yung pasyente low potassium, delikado. Paano kung biglang namatay nung gabi, nagloko yung puso, di ba? Ito yung normal level. So, paano malalaman pag low potassium? Simple lang po, blood test lang. Blood test, pwede nyo na i-check lahat ng electrolytes para sigurado. Check mo na sodium, potassium, calcium, magnesium. Wala yung calcium dito. Sodium, potassium, calcium, magnesium, pwede mo i-check yung apat. Pero kung nagtitipid, kahit isa lang, pinakamahalaga yung serum blood test ng potassium. Ito yung normal level ng tao. 3.5 up to 5 millimoles per liter. Yan, oh. 3.5 to 5. Pero bilang cardiologist, linya ko kasi ito, ang gusto ng puso, para kalmado yung puso, para regular antibok, hindi siya magloloko, pinakamaganda daw sa 4.0. Kahit normal ang 3.5, pag sa puso, medyo kumbaga sa ano, eh, sa isang minuto, baka may sampu ka ng skip beats, eh. Tatalon-talon na rin yung puso. Mas kalmado siya sa 4, sakto. Ayaw mo mababa, ayaw mo rin mataas. Parehong deadly. Mababa, deadly, mataas, deadly. Kaya dapat saktong-sakto ka lang sa 4. Yan. Pag bumaba yung potassium na hindi natin namamalayan, pinapawisan, di ba, naiinitan, lalo na ngayon mainit ang panahon. Pag bumaba na yan ng 3, actually may symptoms na yan. Si Doc Lisa, 3.2 lang, eh, nagloko na yung puso. Pag bumaba yan ng 2.5, nako, 2.5 delikado na po, paralyzed na to. Usually paralyzed na, hindi na makalakad. Unti-unti ang paralyzed nito, ha, sa binti, sa hita, sa tiyan, di makagalaw, mamaya pati sa baga, di na makahinga. Magloloko yung puso, titigil ang puso. Yan ang mangyayari. So, kailangan ma-admit agad sa ospital pag ganito nakababa. So, yung doktor magbibigay ng potassium sa suero. Pero, pagbigay ng potassium sa suero, delikado din. Talagang dahan-dahan ang pagbigay. Sa ECG, kaya namin mabasa ito. So, cardiologist ako, talaga sanay kami magbasa ng ECG. Makikita namin sa ECG, may clues kami na low potassium siya. Pero mas maganda pa rin, syempre, blood test, mas accurate tayo.
Meron din sakit na tinatawag hypokalemic periodic paralysis. Ito nakikita ko to dati sa PGH. Merong mga tao, for some reason, bigla na lang babagsak ang potassium nila. Mag-comment po kayo. I'm sure marami kayong kakilala o baka kayo mismo. Kasi pag na-low potassium kayo, hindi mo na makakalimutan habang buhay. Matatakot ka na. For some reason, okay ka lang, biglang bagsak yung potassium, biglang admit. Yan na nakakatakot. Parang may kidney problem to. Merong mga kidney problem na biglang lumalabas yung potassium. Sabi ng iba, nasobrahan ng exercise. Sobrahan exercise, baka daw nasobrahan ng exercise, napawisan. Baka may nakain, o baka na-stress, di mo nasabi. Misan sumasabay sa migraine. So, pabigla-bigla, 1 in 100,000 people. So, sa Pilipinas, mga ilang hundreds na tao. Palagi ko, mas marami pa sa atin. Marami ako nakikita nito. Kahit niya sa comment, I'm sure may makikita kayo nagko-comment lagi. Pag ganito kasi, kailangan magpa-check kayo sa nephrologist, kidney specialist. Siya magtitimpla ng gamot, lagi ka na may maintenance na gamot para hindi bumagsak yung potassium. Tsaka malalaman mo na eh, oras na pinapawisan, medyo manhid na yung paa, medyo nanghihina na, may duda ka na, alam mo na. Kaya nga may tulong itong mga videos natin, parang heart attack. Bago ma-heart attack, dapat alam mo na yung sintomas. High blood. Pag alam mo sumasakit na ulo mo, alam mo na high blood yung. Ngayon, ito, pag namamanhid yung paa, nanghihina na yung paa, o namamanhid yung kamay, baka yun ang sign mo na low potassium. Muscle cramp, sinasabi ko, serious signs of hypokalemia. Nanghihina, fatigue, pagod, pag matindi na, napaparalyze, pati bituka, hindi gumagalaw, pati baga, pati puso, 7 to pati isa pa, yung namamanhid. Namamanhid yan ang 8 signs ng hypokalemia. Tiredness, cramps, tsaka arrhythmia. Ito yung pinaka nakakatakot. Kasi ang puso, muscle din siya. So, kailangan siya ng muscle. Pagkain pampataas ng potassium. Yan, marami sa atin, kulang. Saging lang. Actually, yung saging, kailangan yung mga dalawang saging araw-araw. Pero yung mga hypokalemic periodic paralysis, baka hindi rin makuha. Sabi ng kaibigan namin nephrologist, kahit kumain ng 4 na saging, minsan ayaw pa rin tumaas ang potassium. May pinakain niya ang prutas at gulay. For some reason, yung mga Pilipino na bumabagsak ang potassium o talagang may sakit na bumabagsak ang potassium, kahit anong kain mo daw ng prutas minsan, ayaw pa rin tumaas. Parang may diferensya talaga yung pag-retain nila ng potassium. Pero sa ordinaryong tao na wala naman tayong ganitong hypokalemic periodic paralysis, wala tayong genetic abnormality, makukuha na ng ganito. Okay, saging, citrus fruits, at iba pa. Avocado, okay din yan. Kangkong, gulay, pwede rin yan. Actually, manok, meron din. Maraming benefits ang potassium sa katawan. Unang benefit, pwede ka hindi ma-stroke. Pag normal potassium, normal tibok ng puso. Pag normal tibok ng puso, hindi ka ma-stroke. Pag bumaba potassium mo, magloloko yung puso, manginginig. Pag nanginig yung puso, yung dugo lalapot eh. Nanginig siya, hindi maganda yung pumping eh. So, nagbuo yung dugo sa puso, titilapon sa utak, embolic stroke, stroke yun. Kaya pag normal potassium mo, hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-heart attack. Pati blood pressure mo gaganda, pati muscle mo maganda, pati puso ng tibok mo maganda. Kaya kailangan natin prutas at gulay. Ano? Pati kidneys, okay siya. Potassium din, nakakababa ng blood pressure konti. Bakit? Ito kasi, ito mga tinuturo to sa medical school. Meron tayong sodium-potassium pump kasi. Oras na tumaas ang sodium or asin sa katawan, usually babagsak ang potassium. Pag kumain ka ng maraming potassium, lalabas ang sodium. Ulitin ko. Pag kumain ka ng pagkain prutas at gulay mataas sa potassium, mas lalabas ang alat sa katawan mo. Pag lumabas yung alat sa katawan mo dahil nagkumain ka ng maraming potassium foods, bababa blood pressure mo. Bawal ang alat sa high blood, di ba? Maalat, asin, patis, cup noodle, maalat, kaya naka-high blood din. So, kailangan natin itong potassium foods talaga.
sa utak, sa puso, maganda potassium para sa blood pressure at iba pa. Maraming benefits eh, no? Pinapakita ko sa inyo. Ito yung mga pagkaing pinakamataas sa potassium, avocado, saging, pinakamadali kainin. At least dalawa, 2 to 3 in a day. Patatas, mataas din, kasama yung balat, healthy. Kangkong, spinach, beans, lahat ng citrus. Kalamansi, lemon, pomelo, suha, lahat yan pwede. Pongkam. Isda, mataas din. Isda, pati manok, mataas din. Itong mga gulay, meron din siya. Okay? So, kailangan marami nito. Pero yun na nga, sabi ng kaibigan nating nephrologist, Dr. Elizabeth Montemayor, kasi talagang dami niya nakikitang low potassium eh. Kahit anong bigay daw niya nito, hindi daw tumataas. Tumataas lang pag may supplement, pag may tableta mismo. Kasi yung tableta, solid na potassium yun eh. Okay? So, ito potassium requirement din eh. So, si Doc Lisa, laging mababa potassium, meron na siyang maintenance. Si Doc Lisa, naka-maintain na yan for life eh. One potassium tablet everyday, nire-reseta. Kami na nagre-reseta, paano doktor naman kami. Pero ito, ipapakita ko lang sa inyo yung gamot para sa low potassium. Pero hindi nyo pwede bilhin. Okay? Ulitin ko. Hindi nyo pwede bilhin. Kasi, doktor lang pwede magbigay. Delikado kasi. Pag nasobrahan ng potassium, delikado, nakamamatay. Pag kulang, nakamamatay din. So, doktor lang magtitimpla niyan. Pero papakita ko na rin sa inyo kasi nga emergency itong sakit na to. Total, hindi nyo naman mabibili at hindi ko naman ina-advertise eh. Tulong lang po to. So, itong potassium supplement na papakita ko ay meron ding side effect. Yung iba, sumasakit ang tiyan, nagtatae, masakit sa tiyan, nagsusuka. After meals, di ba, Doc Lisa? After meals sa'yo. So, ito yung kailangan doctor's prescription. Itong dalawa available sa Philippines. Minsan available, minsan out of stock. Potassium chloride. Okay? Dalawang brand. Dati si Doc Lisa K-Lite ang iniinom pero masakit daw sa tiyan sa kanya to. Lumipat siya dito sa Calium na hindi masakit sa tiyan. Hindi nyo to mabibili pero ito rin yung irereseta ng doktor ninyo. Basta very low potassium. Gano'ng karami si Doc Lisa? Once a day, pero nung bumaba potassium niya, siguro for a week, twice a day, once a day, gano'n. Pero, doktor lang magbibigay. Kasi kung wala ka naman diferensya sa potassium, ininom mo to delikado. Deadly din. Kasi sinabi ko sa inyo, high potassium, delikado. Nakita nyo ang taas ng dose, oh, 750 milligrams. 600 milligrams ng potassium chloride. Yan ang doctor's prescription kailangan. Okay? Para alam nyo lang. Pero, ang mabibili lang sa mga health store na pwedeng over-the-counter ayon sa Food and Drug Administration ng Amerika at sa buong mundo, kaya nga, delikado nga kasi high potassium, di ba? Doktor lang magbibigay nito. Kaya ang limit nila, dapat hindi abot ng 100. Ito 750 milligrams, ito 600 milligrams. Ang mabibili lang ng walang reseta, 99 lang. Okay lang naman to 99 kung talagang mababa potassium mo. Hindi naman masyado tataas, mababa lang. Pero syempre, mas maganda paalam niyo na rin sa doktor niyo. Kaya yan limit. May potassium chloride, may potassium gluconate, ito yung pampataas ng potassium. May isang potassium pa common sa may kidney problem. Ang binibigay potassium citrate. Pero yung potassium citrate hindi siya pang low potassium. Yung potassium citrate, pang kidney problem yun. Ibang issue yun. So, hindi lahat ng potassium pare-pareho. Itong potassium chloride talaga, ang pampataas. Para alam nyo lang. Tulad na sinabi ko, ito pang low potassium. Pero may warning ako lagi, di ba? May mga sakit, bawal ito. Bawal ito, bawal nga saging. May mga sakit na bawal. Ang bawal lang dito ay pag chronic kidney disease na malalang kidney failure. Kidney disease, stage 4, stage 5, mataas ang creatinine, tumataas ang potassium. Oras na masisira ng kidneys, hindi na malabas yung potassium, pabaliktad naman ang problema nito, mataas ang potassium, bawal na lahat. Magiging bawal saging, bawal gulay, lahat mapagbabawal. Paano pang dialysis na kasi ito? So, oras na tumataas ang creatinine, paalam mo na sa doktor. I-check yung potassium kung tumataas na. Ito lang yung exception doon.
Yung mga uminom ng Losartan, Enalapril, pwede tumaas ang potassium, pero hindi naman ganun mataas. Mild lang naman to. So, walang kaso. Kasi sa Pilipinas, mainit eh. Bababa din ang potassium. So, yan po. High potassium foods na sa general na mga tao, para sa lahat sa atin, okay naman to. Para makasigurado, magpa-complete blood count, i-check ang potassium. Pag nakita nyo bumababa, nagloloko, pumunta tayo sa inyong nephrologist, kidney specialist. Kasi merong mga sakit sa kidney na bumababa ang potassium. May sakit sa kidney na tumataas ang potassium. So, maselan tong gamutan, kailangan nyo ng nephrologist. Pwede rin naman sa cardiologist kung puso. Pero usually, complication lang yung puso. Mas bagay sa nephrologist. Kung meron kayong potassium problem, lalo na itong sakit na hypokalemic periodic paralysis, na bigla-bigla nala bumabagsak. Kung ganito po kayo, may tulong tong video, kailangan nakabantay yung nephrologist nyo, malamang me-maintain kayo nitong mga potassium supplement. Salamat po. Ingat po palagi.